Malalim ang mga buntong hininga ni Mike. Problemadong tinitingnan ang mga bagahe niya habang nagngingit-ngit pa rin ang kanyang kalooban. Maayos ang lahat bago niya itinuloy ang planong magpakasyon. Mula sa mga tiket niya, schedule at kahit na transient house na pansamantala niyang tutuluyan. Pero laking gulat na lang niya nang malaman na kinansel ng nakausap niyang may-ari ang kanyang reservation sa transient house dahil sa may isang nag-walk-in na balak rentahan ang lugar na mas matagal na duration kaysa sa kanya. Kaya ngayon, masama ang loob niya habang nakatambay sa isang convenience store at nilalantakan ang binili niyang hotdog sandwich at soft drinks. Ay, nako. Paano ko magpapahinga nito? Chillax na naging problema pa. Sambit ni Mike sa isipan niya. Aware naman siya na may ilang mga tao nang nakatingin sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang tumatakbo sa isipan ng mga ito. Siguro iniisip ng mga ito na pinalayas siya sa bahay o kaya naman nasisiraan na siya ng bait kasi kanina pa siya sa kinauupuan niya habang bumubulong-bulong. Dumagdag pa sa kamalasan niya, nalobat ang phone niya dahil pinaglaruan din niya ito habang nasa biyahe. Malakas ang loob niya dahil inaakala niyang may matutuluyan na siya at makakapag-charge na siya ng cellphone. Pero ipinagpalit na pala siya nang nakausap niyang rerentahan. Patuloy na nagngit-ngit ang kalooban niya nang marinig naman niya ang malakas na tunog ng kampana mula sa simbahan sa kabilang kalsada. Napansin niyang nagsisipasukan na rin ang mga taong yon sa loob ng simbahan. Kaya napag-isip-isip niya na pumasok na lang din muna sa loob kaysa magbuka siyang ewan sa tapat ng sari-sari store dahil sa pagmumukmok. Habang papalapit sa simbahan, doon niya napansin ang magandang disenyo nito, pati na rin ang mga estatwa ng mga anghel na nasa labas. Dala-dala ang bag niya, pumasok siya sa loob at pumwesto sa dulong bahagi na malapit lamang sa pinto. Medyo namangha rin siya nang makitang nakabelo ang ilan sa mga kababaihang pumapasok sa simbahan. Para sa kanya, isa yon sa mga hindi na niya nakikita na madalas sa kanilang lugar. Nanatili siya hanggang sa matapos na ang misa. Hinintay na muna din niyang makalabas ang mga taong nasa loob ng simbahan bago niya napagdesisyonang lumabas na rin para maghanap ng matutuluyan niya. Ay, buhay! At iba naman sa pagrerenta, pinagpalit ako. Pagdadrama ni Mike sa sarili, tumawid siya ulit para bumiling muli sa convenience store ng mga makakain niya dahil napansin niyang papadalim na ang kalangitan ng mga oras na yon. Psst! Gustong lumingon ni Mike sa narinig niyang sumitsit. Pero sa takot na mabokya na naman siya, dumiretso na lang muna siya sa loob para bilhin ang mga kailangan niyang bilhin. Sa paglabas niya sa convenience store, muling umalingaw-ngaw sa pandilig niya ang sitsit. Kaya sa pagkakataon na yon, nagawa na niyang lingunin kung saan nanggagaling para lang malaman niyang isa yung lalaki na sinisitsitan ang alaga nitong aso. Literal na hindi niya alam kung ano ang mararamdaman, kaya nakabusangot na naman siyang umiwas ng tingin at naglakad papalayo sa kinatatayuan niya. Sst! Muling narinig ni Mike ang sit-sit, ngunit tuluyan niya itong ipinagsawalang bahala. Sst! Bossing! Sst! Teka! Bossing! Anak ka ng unggoy! Uy! Kuya! Pasensya na, nakakagulat naman kasi kayo eh. Napangiwi si Mike nang makita sa mukha ng lalaki na parang na-offend ito sa nasabi niya. Hindi tuloy niya maiwasan na tingnan ang kabuuan nito, dahilan upang makuha niya kung bakit ganon ang naging reaksyon nito. Eh, bossing, pasaan ka ba? Ando ng trike ko, hatid na kita, bossing. Yun nga kuya ang problema ko eh, wala akong pupuntahan.
Wala akong kakilala sa lugar na ito. Magbabakasyon na nga lang ako. Ipinagpalit pa ako ng may-ari ng transient house na narentahan ko. Teka, bossing! Kalma ka lang. Hindi naman ako nakikipag-away eh. At kung ano man yung pinagdadaanan mo, bossing, malalagpasan mo rin yan. Weather-weather lang. Natigilan si Mike dahil parang nadadala na siya sa emosyon at pagiging irritable niya. At nagawa pa niyang idamay si kuyang driver sa katrabahan niya. Ay, kuya, pasensya na. May alam ka bang ibang transient house o kahit anong pwedeng marentahan habang nandito ako? Matutuluyan baka mo, bossing. Naku, saktong-sakto. Meron ako alam. Yun yung tricycle ko, bossing. Sakay na. Ihahatid na kita. Nabuhayan ng loob si Mike at wala nang pagdadalawang isip na sumakay sa tricycle na itinuro sa kanya ng lalaking kausap. Pwera sa kanya, may isa pang nakabackride pero masyado na rin siyang pagod para usisain pa kung sino yun at kung saan ang magiging destinasyon nila. Basta sa mga oras na yun, ang may matuluyan at makapagpahinga ang tanging tumatakbo sa kanyang isipan. Boss! Bossing! Gising! Andito na tayo, bossing! Naalimpungatan si Mike dahil sa pagyugyug sa kanya ng driver. Ni hindi na niya namalayan na nakatulog na siya habang nasa biyahe. Upungas pa siya habang kinikilala ang paligid pero wala siyang ibang nakita kung hindi ang walang hanggang kadiliman. Kuya, nasaan ba tayo? Bakit napakadilim? Sabi niyo, boss, maghahanap kayo ng matutuluyan. Di, hinatid ko kayo sa alam kong bahay na parentahan malapit sa amin. Tapos kasi siyempre, gabi na, bossing, kaya madilim na ang paligid. Unti-unting nakabawi si Mike mula sa pagkakagising at napakunot ang noo dahil sa parang pinipilosopo siya ng lalaking kausap. Nang makalabas na siya sa tricycle, sinamahan din siya ng driver sa bahay na paupahan na sinasabi nito at ito na rin mismo ang kumausap sa parang tagapamahala nito. Medyo nawirduhan pa siya dahil tiningnan siya ng kausap ng driver mula ulo hanggang paa. Mukhang kotang-kota na siya sa mapanghusgang mga mata ng mga tao. Utoy, kung bakasyonista ka, bakit hindi ka nagpareserba ng matutuluyan mo habang nandito ka? Nagpareserba ho ako. Hindi lang matinong kausap yung may-ari. Yung may-ari o ikaw? Manang, mawalang galang na ho. Mapapatuloy niyo ho ba ako o hindi? Mahabang katahimikan ang namagitan sa kanilang tatlo at laking gulat naman ni Mike nang magsitawa ang mga kasama niya. Ay, bossing! Huwag kang mag-alala. Binibiro ka lang ni Tiang Sol. Oo, iho. Sumunod ka na lang dyan kay Rogo. Hahatid ka niya sa tutuluyan mo. Tuluyan ng hindi nasusundan ni Mike kung ano ang nangyayari. Pero halos pumalakpak naman ang tenga niya nang marinig niya ang katagang matutuluyan. Lutang niyang sinundan ang driver ng tricycle na nagangalang Rogo. Tumatambol pa ang dibdib niya nang buksan nito ang pinto at unang bumungad sa kanya ang napakaayos na kama sa loob. Eto na, bossing! Dahil alam kong pagod ka na at may kalaliman na rin ang gabi. Bukas kayo mag-usap ni Tiang Mirasol. Basta lagi mo lang din, bossing, tandaan na kapag may kubutok mamaya o nang madaling araw, wag na wag mong bubuksan na. Kaagad na napakamot si Rogo nang makitang nakadapa na si Mike sa higaan at wala nang pakialam sa nangyayari sa mundo. Sa lagay niyang yan, imposibleng magising pa siya kung may mga tukman sakali. Hinayaan na ni Rogo ang tulog na tulog ng si Mike at sinigurado namang maayos ang pagkakalak ng pintuan bago siya lumabas. Mahirap na. Baka mapahamak pa si bossing nang walang kalaban-laban. Saad pa nito sa sarili bago nagmamadaling tumakbo, papunta naman sa kabilang bahay kung saan siya naninirahan. Lumipas ang oras at tuluyan nang lumalim ang gabi. At sa mga oras na yon, wala nang kahit na sinong naliligaw sa labas.
niwala ding mga naiiwang tsinelas sa labas ng pintuan. Takot na takot ang lahat sa isang partikular na tunog. Tunog ng pangangatok na naghahatid ng matinding kilabot. Ma, wala akong pasok. Ano ba yan? Pigil hininga ang mga nananatiling gising sa kalaliman ng gabi. Hinihintay ang paglipas ng oras ng mga nangangatok hanggang sa maidlip. Habang patuloy naman ang pag-ungot ni Mike sa kanyang kama, pilit na isinasantabi ang mga pagkatok na naririnig niya. Sumapit ang umaga. Nakatulala si Mike sa pader habang nakaupo sa sahig. Daig pa niya ang may malalang hangover dahil hindi niya malinaw na maalala kung ano ang mga nangyari kagabi. Nasaan siya at kung paano siya napunta sa kwartong kinaroroonan niya ngayon. Ilang ulit din niyang kinatok-katok ang ulo sa pag-akalang makakatulong yun para magkaroon siya ng kaunting ideya. Ngunit namula na lang sa gitna ang noo niya, pero wala pa din siyang maalala kahit katiting. Ay, walang yan talaga. Ganun ba ako ka-stress at kapagod kahapon para ganito mangyari sa akin? Buti hindi ko nakalimutan kung sino ako. Bulong niya sa sarili. May kataasan na ang araw sa labas, ngunit gumapang ang kilabot sa katawan ni Mike nang may marinig siyang kumakatok sa labas ng pintuan. Mayroong kung anong pumipigil pa sa kanya na tumayo para buksan at alamin kung sino. Nalabis namang ikinagugulo ng isipan niya. Bossing! Bossing! Gising ka ba, Bossing? Bossing! Humihinga ka ba? Parang agos ng tubig nang maalala ni Mike ang mga pangyayari sa mga sandaling narinig niya ang boses ng nasa labas. Mabilis na siyang tumayo at walang katakot-takot na binuksan ng pintuan. Tumambad sa kanya ang papalayong likod ng driver, kaya naman nagmamadali niya itong tinawag. Ay, kuya! Kuya! Kuya, saglit! Uy, Bossing! Gising ka na pala! Kanina pa ako katok ng katok eh! Huwag kang mag-alala! Kapag gabi lang delikado ang mga katok, kapag umaga naman, pwedeng-pwede mong buksan agad! Saglit na naguluhan si Mike sa sinasabing katok ng lalaki. Pero mabilis na muna niya yung isinantabi at masinsinang kinausap ang lalaki. Kuya, bagong lahat, pwede bang malaman ko muna kung nasaan ako? Anong nangyari kagabi? At sino kayo? Napansin ni Mike ang pagkunot ng lalaki habang mariin na sinipat ang buong kabuuan ng mukha niya. Bahagya pa itong lumapit sa kanya saka bumulong. Bossing, di naman sa nangihimasok ako sa buhay mo ah. Gusto kitang diktahan sa mga ginagawa mo pero walang magandang may dudulot yan, Bossing. Kaya habang maaga pa. Teka kuya, wengi, ano bang sinasabi mo? Bossing, kasi sikat lang ng araw, Bossing eh. Nakatira ka na agad yata. Kuya, wengi naman. Hindi ako nagbabatak. Ay, pasensya ka na, Bossing ha. Assuming masyado. Pinapagising ka na nga pala, Bossing, ni Tia. Mag-aalbosal na tayo. Doon ko na lang din sasagutin yung mga tanong mo. Tara na doon, Bossing! Nagpatianod na lang si Mike sa lalaki at dinala siya nito sa isa sa mga bahay na nakikita niya sa paligid na parang may karinderya dahil sa dami ng tao na kumakain at naglalakad sa paligid. Pinaupo na siya ng lalaki sa isang lamesa at ilang saglit mga nakalipas nang may lumapit na sa kanilang matandang may daladalang mga pagkain. Oh, Rogo! Kumain na ka rin ang kasama mo! At ikaw lalaki, huwag kang mag-alala. Kasama na sa babayaran mo ang pagkain na kakainin mo dito. Mamaya natin pag-usapan ang mga kailangan pag-usapan. Kapag malinaw na isipan mo at may laman na rin yung sikmura mo. Ako tiyang, magbabayad pa ba ako? Hindi ka magbabayad o ipapatali kita sa labas ng bahay niyo magdamag, ha? Sabi ko nga tiyang, magbabayad eh. Isahang bayad na lang din po hanggang mamayang gabihan. Hindi na nag-inerte pa si Mike
at mabilis na nilantakan ang mga nakahandang pagkain. Naramdaman din niya ang labis na pagkagutom at doon lang din niya naalalang wala pa siyang matinong kain simula nang makarating siya sa lugar. Mabilis lang na naubos nila Mike at Rogo ang kanilang mga kinakain at kasabay din noon ang pagkawala ng mga aligagang tao sa kainan nila Aling Mirasol. Ang nangyari, nakatulog ako habang hinahatid mo ako papunta rito. Taga dito ka at may kilala kang nagpaparentang bahay. Si Aling Sol yun, tapos Rogo ang pangalan mo. Mas sideline kang tour guide maliban sa pagiging tricycle driver. Okay, kuha ko na. Salamat ulit Rogo ha. Mabuti na lang at mukha ka lang masamang loob. Hindi ka masamang loob na umaabuso ng mga turista. Nako, Boss Mike, wala yun. Tsaka nagkataon talaga. Taga dito rin ako, malapit kila Tiang Sol. Kaya nakunan kita ng matutuluyan mo habang nagbabakasyon ka. Paano ba yan, bossing? Sunduin ko na lang kayo sa mga bahay niyo para sa tour natin mamayang alas dos. Sige, Rogo. Salamat ulit ha. Mabilis ang naging pag-uusap nila ni Aling Mirasol na siyang may-ari ng paupahang bahay sa lugar. Doon din niya nalaman na sa lugar na yon ang takbuhan ng mga turistang walang makuhang matutuluyan sa bayan. Wala rin siyang naging problema sa presyo ng tutuluyan niya dahil hindi hamak na mas mura ito kaysa sa una niyang pinareserba. Ika nga niya, mukhang naging blessing in disguise pa ang kamalasang nangyari sa kanya pagkarating na pagkarating pa lang niya sa lugar. Kaso ang problema, bakit naman bawal magliwaliw dito ng gabi? At ano ba nga yung isang bilin ni Aling Sol? Wag daw sasagutin o bubuksan kung sakaling may mga tok sa pinto sa kalaliman ng gabi. Paano naman kaya kung may emergency? Hindi ko pa rin bubuksan o kakausapin? Ay, hayaan mo na nga. Basta wala akong dalang problema dito. Mag-i-enjoy ako sa bakasyon ko. Mahabang pagkausap ni Mike sa kanyang sarili, habang inaayos sa isang maliit na knapsack ang mga dadalhin niyang gamit mamaya para sa paglilibot nila ni Rogong. Marami kaya akong makikilala dito? O pakaano naman kung makikilala ko na siya dito? Isang pilyong ngiti ang sumilay sa mukha ni Mike habang lumalaro ang ilang mga gawa-gawang senaryo sa kanyang isipan na siyang ikinasabik niya sa darating na alas dos. Malalim ang paghinga ni Mike. Bahagya rin na nanginginig ang mga tuhod niya habang nakatukod ang dalawang kamay niya sa puno. Ano Boss Mike? Kaya mo ba? Nagpakawala ng malalim na hininga si Mike sa kamarahan na tumango. Eddie, ipagpatuloy natin ang paglalakad, Boss! Saad nito, saka humarap naman sa iba pa nilang kasamahan. Pinunasan ni Mike ang tumatagaktak na pawis sa mukha niya. Saka muling sumunod sa walang hanggang lakaran na kasalukuyang ginagawa ng grupo nila. Malakas ang loob niya na ipakita ang kahinaan dahil napansin niyang hindi lang siya ang nag-iisang kinapos ng resistensya. Pero maliban sa nakakapagod at mahabang paglalakad na kanilang ginagawa, sulit ang oras at busog ang kanilang mga mata sa mga tanawing nakikita. Mula sa mga punong may mga kulay kahel na dahon, na akalain mong nasa ibang bansa ang dating. Sa nakakakalmang pagaspas ng hangin at agos ng tubig na nagmumula sa ilog, na isang napakagandang talon ang pinanggagalingan. Ayon na rin kay Rogo, ang talon ang siya namang magiging huling destinasyon nila para sa araw na yon. Tumayo ang balahibo sa batok ni Mike, dahilan para lumingon siya sa kanyang likuran. Ramdam kasi niya na parang may nakatingin sa kanya. Napakunot ang noo niya nang makita ang isang babae na may mahabang buhok na papalayo mula sa kanyang kinatatayuan. At sa tagpong yun, naramdaman ni Mike ang hindi pamilyar na pagkalabog sa kanyang dibdib. Boss Mike! Ano bang hinihintay mo dyan? Malakas na sigaw ni Rogo sa kanya at nabatid niyang ilang metro na ang layo ng mga ito sa kanya.
Mabilis na nilingon ni Mike ang lugar kung saan niya huling nakita ang babae at nagkibit-balikat bago mabilis na sumunod sa grupo nila. Kung sa bagay, ika nga tuluyang magkikita kung sadyang itinadhana. Hindi malaman ni Mike kung paano, pero napatunayan niya ang sinasabi ng mga taong mahilig umakyat ng bundok. Magiging sulit ang lahat ng pagod kapag narating mo na ang tuktok. Katulad ng kasalukuyan niyang nararamdaman ngayon, ramdam niya ang panginginig ng katawan, pero naibsan yon ng matinding ginhawang nararamdaman sa kanyang kalooban. Katulad ng kanilang napagkasunduan, matapos magsikain at makapagpahinga, binigyan sila ng 40 minutos ni Rogo para lumangoy at magtampisaw sa napakagandang talon sa kanilang harapan. Sa unang araw pa lang na yon, masasabi nilang sulit na ang pagod at ang tila ilang oras nilang paglalakad, lalo na nang maramdaman nila ang preskong tubig ng talon sa kanilang mga katawan. Sa gitna ng kapayapaan, hindi nila napansin ang paglipas ng oras hanggang sa marinig nila ang malakas na pagpito ni Rogo mula sa pagkakasandal nito sa isang malaking puno. Mga ma'am! Mga sir! Sampung minuto na lang po bago mag alas 4:30. Mas maganda pong mag-ayos na at magsibihis na po kayo. At maglalakad na po tayo ulit pabalik. Magiging masama po ang lagay natin kung aabutin tayo ng dilim. Kaya hinihiling ko pong kooperasyon ng bawat isa. Salamat po! Sa tagpong yun, parang nawala ang masayahin at kengkoy na personalidad ni Rogo sa paningin ni Mike. Nakikita at nararamdaman niya kung gaano kaseryoso ang lalaki sa bawat salitang sinasambit nito. Nagkatinginan din ang ilan sa kanilang mga kasamahan dahil napansin din ito siguro ang pagbabago ni Rogo. Naging sobrang tahimik nila habang binabagtas nila ang daan pabalik. Kapansin-pansin din ang mabibilis na hakbang ni Rogo na pilit naman nilang sinasabayan. Napansin naman ni Mike ang pagiging aligaga nito dahil panay ang tingin nito sa kalangitan at sa paligid naman nila pagkatapos. Muling nagiging mapamilyar na kay Mike ang dinadaanan nila na siyang senyales na malapit na silang makabalik, ngunit muling nahagip mula sa gilid ng kanyang mga mata ang pamilyar na figura ng isang babae na parang panay ang sunod at pagmamasid sa kanila. May mga pagkakataon din na napapahinto siya dahil sa naririnig niyang sumisit-sit ito na tila sinasadya nitong kunin ang atensyon niya. Nararamdaman din niya ang pamilyar na pagtayo ng balahibo sa kanyang batok dahil sa kaparehong tingin na nararamdaman niya habang papunta naman sila sa talon. Ay nako, salamat at nakauwi rin kami. Paano ba yan mga ma'am sir? Nandito na tayo ulit. Nakanda ng hapunan doon kila Tiang Sol. Kumain na tayo at magpahinga. Hapon ulit tayo alis bukas kaya mag-ipon ulit kayo ng lakas ha, mga ma'am, sir. Huling paalala ha, sa gitna ng kalagitnaan ng gabi, kapag may narinig kayong mga katok, wag niyong bubuksan ang pinto. O siya, tara na po, maghapunan na tayo. Naging maugong na naman ang bulong-bulungan dahil sa kakaibang paalala ni Rogo tungkol sa hindi pagbubukas ng pinto kapag may kumakatok sa gabi. Hindi palubos maintindihan ni Mike ang dahilan sa likod ng paalalang yun. Ngunit hanggang sa payapa at masaya siya sa lugar na yun, wala na siyang ibang magiging reklamo pa. Sa huling pagtilaok ng manok para sa hapon na yun, napansin ni Mike kung paanong unti-unting nawala ang mga gumagalang tao sa paligid hanggang sila na lamang na nagsisikain kila Aling Sol. Hinimas-himas pa ni Mike ang sariling tiyan habang naglalakad papunta sa tinutuluyan niya. Sa gitna ng kanyang paglalakad, naramdaman niya ang kamay na biglang humawak sa balikat niya. Eh! Anak ng tipaklong ka! Mahilig ka pa talagang manggulat ng tao, Rogo?
Ay, hey, bossing, pasensya ka na. Napansin ko kasi kanina na parang aligaga ka eh. May problema ba? Lubos na naman na nagtaka si Mike dahil sa sinabi sa kanya ni Rogo. Ha? Wala naman, bakit? Eh, nakita kasi kita kanina eh. Panay ang lingon-lingon mo nung naglalakad tayo. Ha? Wala yun. Tumitingin-tingin lang ako sa paligid. Sige, bossing, sabi mo yan ha. At siya nga... Kapag may kumakatok ng 10 oras ng gabi, huwag na huwag bubuksan kahit na anong mangyari. Tumpak, bossing! Sige na po, pahinga na kayo. Kita-kits ulit, bossing, ha? Marahil siguro dahil sa pagod ng paglalakad at pagtatampisaw sa talon. Nakatulog si Mike nang walang kahirap-hirap pagkatapos niyang ayusin ang mga gamit at maligo. Dahil doon maaga rin siyang nawalan ng pakialam sa mundong ibabaw. Napaumot si Mike dahil sa ingay na naririnig niya. Nagawa pa niyang bumaling sa kabilang parte ng kanyang kama. Pero patuloy pa rin at walang tigil ang ingay na kanyang naririnig. Marahas siyang bumangon mula sa pagkakahiga habang nakapikit pa ang kanyang mga mata. Mariin ang pagkakakunot ng kanyang noo habang papunta sa pintuan para pagbuksan ang kung sino man na nanggagambala sa mahimbing niyang paglalakbay sa panaginip. Hawak na ni Mike ang siradura ng pintuan nang umalingaw-ngaw sa isip niya ang boses nila Aling Sol at Rogo tungkol sa hindi pagbubukas ng pinto kapag may kumakatok sa kalaliman ng gabi. Dahan-dahan, muli niya itong binitawan at bahagyang napaatras. Hindi niya alam kung bakit, pero parang naalarma ang bagong sistema niya nang maalala niya ang paalalang yun. Samantalang, patuloy din naman sa pagkatok ang kung sinong nasa labas na tila ba alam nitong may nakaabang sa kanya sa kabilang bahagi ng pintong kinakatok nito. Ang sabi nila, bawal lang naman buksan, di ba? Wala silang sinabi na bawal silipin kung sino o kung ano man ang kumakatok. Marahan na hinawi ni Mike ang makapal na kurtinang nakaharang sa bintana na sa pagkakataon lang din niya yun, napansin. Nang makumpirma niyang sapat na ang siwang na nagawa niya at patuloy pa rin ang pagkatok na naririnig niya. Marahan niyang sinilip ang labas at nang masipat ang nais niyang makita, halos maistatwa si Mike nang mahagip ng mga mata niya ang isang pamilyar na figura ng babae na may mahabang buhok. Bago pa man niya makita ang parte katapat ng pinto niya, muling naramdaman ni Mike ang pagkalabog ng kanyang dibdib, pati na rin ang bahagyang pagkawala ng kanyang hininga. Sigurado na ako, kahit hindi ko pa nakikita ang mukha niya, ramdam ko sa sarili ko na siya ang para sa akin. Wala sa sariling saad ni Mike sa kanyang sarili. Ipinagsawalang bahala na niya ang mga paalala nila Rogo at Aling Sol. Tanging ang sundan ang babaeng kasalukuyan na naglalakad papalayo sa kanya ang siyang tumatakbo sa kanyang isipan sa mga sandaling yun. Hindi nag-aksaya ng kahit na isang segundo si Mike at walang pag-alinlangan na binuksan ang pinto. Mabilis niyang hinabol ang babae, ngunit alam niyang nakakailang hakbang pa lamang nang maramdaman niya ang paggaan ng kanyang ulo at ang unti-unti niyang pagkawala ng ulirat. Eh, anong gagawin natin ngayon, Tiang Sol? Naku, ano naman kayang nagtulak kay bossing na buksan ng pinto? Huwag ka nang mag-aksaya ng oras, Rogo. Sabihan mo na sila, lumarga na kayo habang mataas pa ang sikat ng araw. Lingid man sa kaalaman ng ibang mga turista ang dahilan ng pagkaaligaga ng mga tao sa paligid nila at kung bakit pinagkukumpulan nila ang nakabukas na pintuan ng isa sa mga paupahang bahay. Natuloy pa rin naman ang lakad nila sa araw na yun. Ngunit ibang tour guide sa pagkakataon na yun ang kanilang nakasama. Sa kabilang banda, matindi ang pangamba sa dibdib ng mga tagalugar dahil sa insidenteng hindi muling naganap makalipas ng mahabang panahon.
mas magiging madali ang paghahanap natin kung tatahakin natin ang dating daanan na yon, di ba? Pero, paano kung wala na sila doon? Eh, pero, wala naman siguro masama na subukan, di ba? Masinsinan niyang kinausap ang mga kalalakihan na siyang naglilibot sa kasukalan. Dala ang ilang mga kagamitan. Sinimulan nilang suyurin ang kagubatan sa pag-asang mahahanap pa nila ang turistang nawala dahil sa mga mangangatok. Dahil alam nila ang mga posibilidad at panganib na dala ng mga ito na maaaring paglagyan ng kanilang bisita. Malapit na sila sa pusod ng kagubatan nang makita nila ang isang lalaking hindi pamilyar sa kanila ang itsura. Kaagad silang naalerto at pinakiramdaman ang mga kinikilos nito. Mula sa tahimik na pagmamatyag, napansin nilang nangongolekta ang lalaki ng mga kahoy na may iba't ibang sukat at haba na siyang nagtulak sa grupo nila Rogo na paghinalaan nito. Nagtinginan ang mga kalalakihang kasama ni Rogo na tila ba iisa lamang ang tumatakbo sa isipan nilang lahat ng mga pagkakataon na yun. Nang maglakad na papalayo ang lalaki, nagawang sundan na rin nila ito na pilit na ikinubli ang kanilang mga presensya at kilos. Mawalang galang na, pero bakit parang balak niyo akong sundan? Nagulat sila Rogo nang biglang magsalita ang lalaki habang nakatalikod ito. Kalmado lamang ang boses nito at tila walang pakialam sa paligid niya o kung sa anuman ang balak nila sa kanya. Sa sitwasyon na yun, pinili ni Rogo na siya ang umabante para kausapin ng maayos ang lalaking yun. Ngunit nagulantang siya nang marinig niyang isa-isang nagsibagsakan ang mga kasamahan niya sa likuran. Teka! Anong nangyayari? Sino? Hindi na natapos pa ni Rogo ang kanyang sasabihin dahil naramdaman niya ang pag-ikot ng kanyang paligid at kasabay noon ang tuluyan nitong pagkawala ng malay. Lumingon naman ang lalaki at humakbang papalapit kung saan nakahandusay ang mga walang malay na katawan nila Rogo at ng mga kasamahan niya. May nakakalokong ngisi ang sumilay sa mukha nito bago sumipol sa hangin at kaagad rin namang nagsilabasan ang mga kasama nito na kanina pa nakatago sa paligid. Alam niyo nang gagawin sa mga yan. Kapag sinuwerte nga naman at sinang-ayunan tayo ng panahon, mukhang magiging masigla ang pagdiriwang natin mamaya. Kalmado pa rin itong saad sa kasinunod ng mga kalalakihan ang inutos nito. Isa-isa at walang kahirap-hirap na binuhat ng mga ito ang walang malay na grupo nila Rogo at tinahak ang daan papunta sa isang nakakubling lugar. Napakunot ang noo at tila naalimpungatan na si Rogo mula sa pagkahimatay niya kanina. Ramdam niya ang sakit ng katawan at tila may kung anong sumisipa sa paanan niya. Rogo! Rogo, gising! Psst! Mabilis pa sa alas 4 na iminulat ni Rogo ang mga mata nang marinig ang isang pamilyar na boses. Boss Mike! Naku, bossing! Buti naman at buhay ka pa! Diba? Palagi namin pinapaalala na wag. Na wag bubuksan ang pinto kapag may kumakatok sa kaliliman ng gabi. Oo na, Rogo. Alam ko ng pagkakamali sa parting yon. Pero mas maganda kung mamaya mo na ako sermonan kasabay ni Aling Sol kapag nakatakas na tayo dito. Kasi kung hindi, nakikita mo yon. Tostado tayo, Rogo. Human lechon. Kaagad na napangiwi si Rogo mula sa mga sinabi ni Mike. At sa pagkakataon lang din na yon, naramdaman niyang nakatali sa likod ang mga kamay niya, pati na rin ang mga paa niya. Eh, bossing, paano tayo? Paano mo natanggal yan? Magic. Hindi makapaniwala si Rogo nang makita niyang natanggal na ni Mike ang pagkakagapos sa sarili nito at kasalukuyang inaalis na ang tali nito sa paa. Sinunod naman itong tanggalin ang pagkakatali sa kanya. Mabuti na lang din at sa iisang kwarto lang sila ikinulong ng mga taong dumakip sa kanya
na alam nilang gagawin silang handa at pulutan mamaya-maya lang. Kung sinabi niyo lang kasi na may mga aswang na mga ngatok kapag gabi, hindi sana hindi na ako nagpaloko. Walang niya. Kala ko natagpuan ko ng love of my life ko. Pero nabokya pala ako. Lalaki pala yung akala kong babae na nakita ko habang naglalakad tayo. Ang ganda at haba kasi ng buhok eh. Grabe ng pangungulila mo, bossing ah. Tigang na tigang ka, kaya buhis buhay eh. Eh, makapagsalita ka dyan. Bakit? May nobya ka na ba? Saglit na natigilan at nagkatinginan pa ang dalawa. Mabuti na lamang at tapos na nilang kalagan ang iba pa nilang kasama. At isa na dito ang sumagot sa katanungan ni Mike. Boss, walang nobyo si Rogo, pero asawa meron. May dalawang anak na rin. Eh teka, Rogo, anong susunod na gagawin natin? Mabilis na nagplano ang grupo para sa gagawin nilang pagtakas habang naiwan naman si Mike na nakanganga sa kinatatayuan niya. Anak na, di hamak na mas maitsura naman ako kaysa kay Rogo. Bakit parang ako naman ata na pag-iiwanan? Napailing na lang si Mike sa kalumapit sa pag-uusap nila Rogo. Halos mangapal naman ang batok niya nang marinig kung ano ang kabuuan ng plano nila. Yun ang gagawin natin? Eh, wala nang iba pa, bossing eh. Diskumpiyado man sa gustong gawin ng grupo nila para makatakas sa lugar na yon, wala siyang ibang pagpipilian kung hindi sundin ng plano. Matagumpay na nakawit ng kasamahan ni Rogo ang nakaharang sa pintuan na siyang dahilan kung bakit hindi sila makalabas. Habang nagmamasid-masid sa paligid, kapansin-pansin ang pagiging abala ng mga tao sa paligid. Napansin din ni Mike na hindi katulad sa ibang lugar, wala siyang nakitang kahit isang batang nagliliwaliw sa paligid. Bossing, bilisan mo! Hoy! Anong? Yung mga tao! Nakatakas! Mabilis na naalarma sila Mike at Rogo mula sa nakahuli sa kanila. Dahil sa hindi na rin nila inabala na ikubli ang sarili habang tumatakas. Tinakbo ng grupo nila ang ilang metrong natitira bago sila tuluyang makatakas sa lagusan na siyang nagsisilbing boundary ng balwarte ng mga tinatawag nilang mga ngatok. Pikit matang tinakbo ni Mike ang pagitan at abot langit ang pagdarasal niya na totoo ang sinabi sa kanya nila Rogo. Nang makalabas na siya sa lagusan na yun, mabilis siyang lumingon at pinagmasdang lumabas ang ilan pa sa kanilang mga kasama. Halos hindi rin siya makapaniwala nang makita niyang hindi na nga makalagpas sa boundaring yun ang mga nilalang na humahabol sa kanila. Isa sa mga yon ang nakaloko sa kanya na siyang dahilan ng kabaliwan na ginawa niya. Nanginig din ang kalamnan niya nang makitang hinawi ng lalaking yon ang mahaba nitong buhok sa kagumiti at kinindatan siya. Boss Mike, tara na! Hindi ko sigurado kung anong oras na pero mas mabuti kung makabalik na rin tayo kaagad kila Chiang Sol. Ilang oras na lang din ang hihintayin ng mga yan bago nila magagawang makalagpas. Ayon sa kwento ni Rogo sa kanya, dahil sa paulit-ulit na insidenteng pambibiktima ng mga ito sa lugar nila, isang manggagamot ang gumawa ng paraan para hindi magawang makapaminsala ng mga ito sa kanila. Yun ang naging dahilan sa kung bakit hindi nagagawang makalagpas ng mga mangangatok sa boundary na yun sa umaga at siya ring dahilan kung bakit nawalan din ang mga ito ng kakayahan na manghimasok sa mga bahay nang walang pahintulot ng kung sino man ang nasa loob. Nang makabalik na sila, katakot-takot na paghampas at paninermon ang inabot ni Mike kay Aling Sol. Sinabihan pa siya nito na ikakadena daw siya sa loob ng bahay na inupahan niya sa mga natitirang araw sa lugar na yon. Pero maliban doon, naging maayos naman ang mga sumunod na araw sa lugar nila Rogo at Aling Sol. Marami pa silang pinasyalang mga lugar. Natuto na rin si Mike at ang iba pang mga turista na mahigpit na sumunod
sa bilid ni Aling Sol. Sa panahon na yun, umalis si Mike sa lugar na may ngiti sa kanyang labi at magaan na katawan. Nagawa ni Rogo at ng pamilya nito na ihatid siyang muli sa terminal para makabalik naman sa sarili niyang lungsod. Habang papalayo ang bus na sinasakyan ni Mike, naroon ang isipin ng pagnanais niyang makabalik sa lugar. Naintriga siya sa mga misteryo at kababalaghan na tinatago nito. Maliban doon, may isang bagay pa siyang nais na malaman at matutunan. Yun ay kung paanong diskarte ang ginawa ni Rogo para makuha ang loob ng napakaganda nitong asawa. Wakas.